Si Jose Yulo ay ang ika-anim na punong mahistrado ng Korte Suprema mula 1942 hanggang 1945, sa panahon ng pagsakop ng mga Hapones at naging tagapagsalita ng kapulungan ng mga kinatawan mula 1939, hanggang sa magsimula ang ikalawang digmaang pandaigdig noong 1941, nagsilbi rin siya bilang kongresista, kalihim ng katarungan, senador at associate justice ng Korte Suprema noong 1942. Pero, sino si Jose Yulo? Si Jose Yulo ay isinilang sa Bago Negros Occidental noong 24 ng Setyembre taong 1894. Si Jose Yulo ay anak ng mag-asawang Sofronio at Segunda Yulo. Nag-aral siya ng elementarya sa Rizal Institute sa Canlubang, Calamba, Laguna at nagtapos noong 1907. Nag-aral siya ng sekundarya sa Negros Occidental High School, ngunit lumipat siya at ipinagpatuloy ang pag-aaral sa Manila High School. Nag-aral siya ng Bachelor of Laws sa Universidad ng Pilipinas at nagtapos noong 1914. Noong 1914, siya ay kumuha ng pagsusulit sa bar, kung saan siya ay nakakuha ng ikatlong pwesto sa lahat ng kumuha ng pagsusulit. Noong 22 ng Pebrero taong 1922, siya ay nagpakasal kay Cecilia Araneta sa Bago Negros Occidental. Sa kanilang pagsasama, sila ay biniyayaan ng anim na anak na sina Elena, Jose Jr., Luis, Ramon, Cecilia, at Miguel. Matapos makapagtapos ay nagtrabaho siya sa Bruce and Reed Corporation Lawyers at kalaunan sa Paredes, Buen Camino, at Yulo Office. Noong 1928, nagtayo siya ng sariling law office na may pangalang Jose Yulo Law Office. Maliban sa pagiging abogado, nagturo rin siya sa UP College of Law, naging kalihim ng Philippine Bar Association, naging miyembro ng National Economic Council, at naging chairman ng Philippine National Bank. Noong 1934, hinirang siya ni Gobernador General Frank Murphy at Pangulong Manuel Quezon bilang kalihim ng katarungan. Siya ay naglingkod mula ika-anim ng Hulyo taong 1934 hanggang 15 ng Nobyembre taong 1938. Noong 1938, nahalal siyang kinatawan ng ikatlong distrito ng Negros Occidental sa Philippine Assembly sa ilalim ng Partido Nasyonalista. Siya ay naglingkod mula 30 ng Desyembre taong 1938 hanggang 30 ng Desyembre taong 1941. Noong 1939, siya ay naging tagapagsalita ng kapulungan ng mga kinatawan. Siya ay naglingkod mula 24 ng Enero taong 1939 hanggang 30 ng Desyembre taong 1941. Noong 1941, siya ay tumakbo at nahalal na senador ng unang kongreso ng pamahalaang Commonwealth ng Pilipinas, ngunit, hindi siya nakapaglingkod sapagkat siya ay hinuli ng mga sundalong Amerikano dahil sa pakikipagtulungan sa mga kaaway. Matapos ang pananakop ng mga Hapones sa Pilipinas noong 1942, siya ay naging miyembro ng Preparatory Committee for Philippine Independence. Nang taong ding iyon, itinalaga siya ni Pangulong Manuel Quezon bilang Associate Justice ng Korte Suprema. Siya ay naglingkod mula 5 ng Pebrero taong 1942 hanggang 7 ng Mayo taong 1942. Nang maitatag ang ikalawang republika ng Pilipinas, siya ay itinalaga ng pamahalaang Hapones bilang ika-anim na punong mahistrado ng Korte Suprema. Siya ay naglingkod mula 7 ng Mayo taong 1942 hanggang 9 ng Hulyo taong 1945. Sa kabila ng mga paghihirap na naranasan sa ilalim ng pananakop ng mga Hapon, tinangka niya na panatilihin ang integridad ng judikatura sa kabila ng presyon mula sa militar ng mga Hapon. Noong 1945, siya ay tuluyang nakapaglingkod bilang senador. Siya ay naglingkod mula 9 ng Hulyo taong 1945 hanggang 28 ng Mayo taong 1946. Noong 1953, siya ay kumandidato sa pagkapangalawang pangulo sa ilalim ng Partido Liberal, ngunit siya ay natalo laban kay Carlos P. Garcia. Noong 1957, siya ay kumandidato sa pagkapangulo, ngunit siya ay natalong muli laban kay Carlos P. Garcia. Noong 1965, siya ay itinalaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Sr. bilang kalihim ng katarungan.
Siya ay naglingkod mula ika-isa ng Enero taong 1966 hanggang ika-apat ng Agosto taong 1967. Namatay siya sa Makati Medical Center dahil sa respiratory failure bunga ng atherosclerosis noong 27 ng Oktubre taong 1976 sa edad na 82. Inilibing ang kanyang mga labi sa Canlubang, Calamba, Laguna noong 30 ng Oktubre taong 1976. Kung kayo ay aking tatanungin, anong masasabi ninyo sa talambuhay na ito, mag-comment lang. So, ayun lamang ang talambuhay natin ngayong araw, sana ay may natutunan kayo. Huwag na rin kalimutang mag-like at mag-subscribe para maging updated sa mga panibagong video. Maraming salamat po.